October 2019. Tinumba sa Cavite ang rapper na si Lil Jon. Napas lang nga ba siya dahil sa atraso? Karila na uso ngayon, moy-moy! Pag tinutukan kita ng b**y mamaya, huwag kang tatakas! Suntukan tayo sa labas! Bubutasan kita sa ulo, Lil Jon! Promise yan! Bigla raw siyang nilapitan ng isang lalaki at karil lang dalawang beses sa ulo. Promise yan! O dahil sa away sa pag-ibig. Pabayaw-bayaw ka pa, ayan tuloy asawa niya. Tot ni Lil Jon! Kinataw ni Lil Jon asawa ko! Oops! Issue! Titigan niya pa lang yun at bago makalapit, patay na siya! Ayon sa happy ng Imus PNP, love triangle ang anggulong tinutumbok ng kanilang imbestigasyon. Patay na siya! Ako nga pala si Cyberflex. At ngayon ay aalamin natin ang posibleng salarin sa pagpaslang kay Lil Jon. Paranyake represent at 3GS para sa inyo, maging ay para kay Lil Jon. Si Lil Jon ay isang MC na kaya makipagsabayan sa freestyle. Tandaan, Lil Jon, meron pumudok, walang sinodoran, kaya meron pumudok. Siyempre, dahil miyembro siya ng 3GS ay tumatak din siya dahil sa husay niya mag-rebattle. Ganyan talaga pag 3GS nasa gitna, asahan nyo merong balik na mabigat. At siyempre, sino nga ba makakalimot sa kanyang mga PT bars? Usapang T sa akin ka tumabi. The Conflict. Umpisahan natin sa panahong nananalaytay pa ang karera ni Lil Jon at ng buong 3GS. Ngunit kasabay din ito ang pagsiklab ng away nila kontra sa Arma Letra. Kahit mamaya, 3GS, Arma Letra, suntukan tayo sa labas! Sumiklab nga ito mula nung binansagan nila ang Olong Gapo. Basta Gapo! Paano? Na lugar nila Nico at Lanzetta. Lalo na nang magkaharap na sina Lil Jon versus Lanzetta. Umpisa pa lang ay ramdam mo na ang gigil at ang kumukulong dugo sa pagitan ng dalawang MC. Ngunit ang nakakakilabot dito ay ang labis na pagkakahawig ng mga sinambit ni Lanzetta sa sinapit ni Lil Jon. Putukan sa mukha! Kaliwat ka ng kanabit! At bitil lang dalawang beses sa ulo. Ibabalandra ka sa daan! Makikitang nakahandusay si Jon Ross de los Santos. Ang kamayan nyo! Nasa dulo ng tila ko! Ngunit sa mga sumunod na round ay mas lalo pang uminit ang kanilang dugo at nagkaroon pa nga ng hamunan at pagbabanta. Pari lang uso ngayon, moy-moy! Madami nang nagbago! Ang aangas! Kahit mamaya, 3GS, Arma Letra, suntukan tayo sa labas! Di ko kailangan ng paliwanag mo, men, kapag ang paningin ko nag-delay. Pagka tinutukan kita ng mamaya, huwag kang tatakas! Bubutasan kita sa ulo, Lil Jon! Nagkataon lamang ba ito? Promise yan! Or isa talaga sa suspect si Lanzetta? The Love Triangle Angle. Nagsimula ito nung lumabas ang issue na magkaaway daw di umano ang magbayaw na sina Shernan at Lil Jon. At ayon sa mga nakalaban nilang MC, siga! Nilisan! Iniwan! Pabayaw-bayaw ka pa, ayan tuloy asawa niya, ni Lil Jon! Oops! Issue! Gustuhin ko mang hindi maniwala ay nagbago ito lahat dahil sa rebattle ni Lil Jon. Tandaan mo, walang lalaking pero kung wala ang mga babaeng. Itong ating biktima ay ilang beses nang na-involved sa love triangle. Agad naman itong pinabulaanan ni Shernan at nagbitiw pa nga ng isang kinataw ni Lil Jon asawa ko! Aba! Pagbabanta. Titigan niya pa lang yun at bago makalapit, patay na siya! Love triangle ang anggulong tinutumbok. Patay na siya! Nilinawin ko lang ang issue na lumabas sa pagitan ni Lil Jon, Shernan at ang asawa nito ay walang kahit anong malinaw na ebidensya. Maaring ito'y katang-isip lamang na nilikha ng kalaban nilang battle MC para sirain ang kanilang imahe, which often happens in flip-top battle league. Sa ngayon, nakalibing man ang yumaong rapper na si Lil Jon ay wala pa rin napapabalitang suspect sa pagpaslang sa kanya. Again, this video does not intend to accuse anyone. At dagdag ko pa, dumalaw pa nga sa puntod ang kaibigan niyang si Shernan kamakailan lamang. Naway, makamit na ni Lil Jon ang kanyang hustisya.
nagpaalam kapatid hanggang sa muli. Masalimuot, malang yung kinahantungan, tanging hustisya ang sigaw, lahat ng iyong naiwan. Salamat kapatid na dyan, kapatid na Ross. Until now we can't believe na doon ka lamang nagtapos. Ikaw, para sa'yo, ano nga ba ang maaaring dahilan ng pagpaslang kay Lil Jon? At sino nga ba ang tunay na salarin? Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hindi ako may kasalanan kung wallet na walan. Ano magagawa ko sa fire exit ako dumaan? Kiusap, huwag mo akong daanin sa mga malaigurot mong galaw. Nakakawakto, baka nakakalimot ka. Naglalakto! Mayaw siya! Magsasayaw din ako! Pinupunto yung 2010 na tryouts. Pasalamat ka, wala ako doon. Dahil kung andun ako sana, walang babalabalakit ngayon. Dahil ang totoo, hindi ko kayo kamatch. Alam mo kung bakit wala ako nung tryout sa yon? Ayaw ko kayo kamatch. Diri pala itsura mo, literal. Yung tigyawat, naninilaw, alam mo, liberal. Horror core, pero mga panat pang katatawanan. Isa buhay finalist, parang di naman. Ang magkaroon ng titulo, wala kang karapatan. Puro ka, atay, puso, dugo, bituka. Ba't di ka magtayo ng ihawan? Mahal ka ng botchog, ang tawag doon, loving a fat. You know what is loving a fat? Bago maglabing lima, loving a fat. Damn! Siyempre, magti-training ka ng gusto, damsa. Magyagyagin yan, tansa to dasma. Nilampasok ka ni Jonas, pagkatao mo'y napagtawanan. At yun ang dahilan, ba't nagbuklo ka sa Japan? Magpapabook ka na naman ng ticket malamang. Dahil sa pagkakataong to, ikaw ay tatalunin na naman! Yung pagkatalo mo kay Jonas, masyado mong dinamdam. Sa bagay, ganyan naman tayo, lumalayo pala sasaktan. Sa gubat, naligaw kayo, pwede kayong tumuloy dyan. Dala kayo off lotion, mukhang malamok dyan. O ano, ilong mo na naman, bakit gerd ka na? Gawin natin simple yung battle, basta wag lang hassle. Parang si Righteous One, sarap buuin na parang puzzle. Pag si Nico nalaban, si Lanceta, gumaganto. Pag si Lanceta nalaban, si Nico, gumaganto. Pag si Nico nalaban, pag si Lanceta nalaban, si Nico, gumaganto. Para kayong mga aso sa taxi. Ako ang may totoong power. Umiilaw!